Okay. Can we ask General Domingo to please sit? General, very short question. I heard in your press conference na sinabi mo na nag-submit ka sa SITG ng CCTV videos o CCTV footages nung nangyari dun sa WPD lending. Tama ba yan? Good morning, sir. Yes, sir. So, tama. Yung sinabit mo ay parehas nitong pinapakita namin? Yes, sir, Honor. Okay, tama na yan. Susuon ko. Dalawang official mo. Anyway, maraming mahaba pa yung pag-uusapan natin. So, thank you, General Domingo. So, itong, kasi, kanino yung black pickup? Would you know kung kanino yung black pickup? No, Your Honor. Hindi yan pagmamayari ng any PNP PDEG operative? Hindi. Hindi ko po alam sa ano, sir. Okay. Kemel, sa'yo ba yung pickup na yan? Yes, Your Honor. That's my car. Tinan mo. Sabi mo, hindi mo alam. Boss mo yan, oh. Kawa naman. Yung silver na Montero na yon, sino may-ari nun? Ikaw, team leader sa ground. Ayun, naka-park sa harapan. Hindi ko po, Your Honor. At yung pumunta dyan, ano sinakya mo? Nakamotor po ako. Nakamotor, okay. Okay, so yung sasakyan pala na yan kay Colonel Olonan. And in the video, in the CCTV, in pagdating ng sasakyan na yan, may mga nakasakay na operative. Were you in that car, Colonel Olonan, nung dumating yan? Yung pick-up, Your Honor, hindi ko napansin. Yung, so, hindi ka kasama? Hindi yung pick-up sa akin, Your Honor, but yung Montero, hindi ko po napansin, Your Honor. Okay. Nung dumating po yung pick-up na yan, dyan sa WPD lending, ikaw ba ang pasahero nun? Yes, Your Honor, and one of my personnel. May I know kung sino yung personnel na yan? Patrolman Atuela, Your Honor. Ah, okay. Sige. Tama ba yun, ano? Lieutenant Susongko? Yun po ang sabi ni Colonel Olonan, Your Honor. Sabi mo kanina, no, you are invoking your right against self-incrimination kasi meron nga ng kaso. Tama? Yes, Your Honor. O, ngayon, ini-incriminate mo si Colonel Olonan. Anyway, ano yung san final yung kaso? Sa Manila po, Your Honor. Sa Manila. Sino yung ano? Sino yung kinasuhan? Niyatadero and Sergeant Mayo, Your Honor. Oh, so kasama si Sergeant Mayo. Yes, Your Honor. Hindi ikaw humuli kay Sergeant Mayo. No, Your Honor. Okay. Thank you. Any members who wants to ask a question? Congressman Akop. May I ask the PNP, did you assume that the operation was in order until you got report of the 42 kilos that were filtered out? Sir, kasi yung SITG centered on the investigation of the 42 kilos. Tama? Yes, sir, Your Honor. Was it the assumption of the PNP that the operations conducted against Sergeant Mayo was in order? Initially, sir, Yes, sir, the presumption of regularity was there. That's before. A disputable presumption. Yes, sir. Did you see any signs that it was not in order? Yes, sir. We saw a sign that. Why did you not investigate? Sir, while we are
finishing first the investigation and 42. It's still ongoing, sir. Still ongoing. Kasi sir, marami kaming in-identify na mga personality about the pilferage of the 42. And it still continues, sir. Hindi pa namin kinuklose ang investigation. When you saw signs, as you have stated, that there were signs that the operation against Sergeant Mayo was not in order, why did you not conduct an immediate investigation? That's part of our investigation, sir. No, I'm not saying. You started your... The SITG was formed investigate yung 42. Yes, sir. Yes. But never did it state in your order that you have to investigate the whole operation because something was wrong. That's part of our investigation, sir. But we have to finish first the pilferage to identify people who are involved in this pilferage. And the investigation is still going on, sir. So you have finished your investigation in so far as the 42 kilos? Yes, Your Honor. Can you guarantee to this committee that it's only 42 kilos ang nawala? What we have seen in the CCTV, sir, it's more than 42 kilos are missing. And therefore, marami pang nasa labas. Yes, Your Honor. Thank you. And you are still continuing your investigation in so far as the propriety of the operation of against Sergeant Mayo is concerned. Yes, Your Honor. Thank you. And when would that be finished? We cannot make an exact timeline for our investigation. When was this operation conducted? October 8th, last year, sir. 2021 or 2022, sir. 2022? Yes, Your Honor. So, your investigation would take almost a year na? 6 months, sir. 6 months? Yes, sir. Okay. And you're not finished with it yet? Yes, sir. Not yet finished, sir. Ito, at stake yung reputation ng organization ninyo in that hindi pa nyo binibilisan? We believe, sir, that we are on the right pacing of our investigation. But we really need to establish a good evidence about this investigation. So, kailangan talaga namin, sir, ng mga witnesses and even physical evidence and even this video. Because all those information were gathered already by the SITG. But establishing probable cause against these people, we have to establish more evidence against them. Are you not worried na, you know, a certain police non-commissioned officer is arrested in the possession of 990 kilos or more? Yes, we are really saddened about that incident, sir. And I think you do not have to be saddened. You should make fast with your investigation. Yes, sir, we will do that, sir. Kasi ngayon pinagdududahan na kayo eh. Pati nga ako eh, nagtatanong ako, saan ba nang galing yung 990 kilos na yan? Wala tayong report na drug laboratory here. Yes, sir. Wala namang re-report ng customs. Yes, sir. How did 990 kilos or more enter this country? Hindi ba kayo nagtataka? Dapat nga kayo, yung ulo ninyo nandun eh, kung paano nakapasok yan eh. Di ba? Yun ang kwa ngayon. Kung maririnig mo yung mga tao sa labas, sabi nga nila, baka kayo nang nag-i-import eh. Kasi you cannot even explain to us how come 990 kilos or more entered this country sa Baguio operation less than 600 kilos. Ano? Kindly explain to us how did this illegal drugs enter this country? The Directorate for Investigation is continuously coordinating with Directorate for Intelligence about to gather more evidence about these sources. And of course, sir, we need, as
the directorate in charge on all investigation, we need to establish more evidence against these people. That is why we are asking Police Captain Susongko specific or detailed questions. Dahil gusto rin namin malaman paano nga nila nalaman na merong drugs doon. Tapos nung nahuli nila si Sergeant Mayo, I'm sure they conducted their own interrogation insofar as Sergeant Mayo is concerned. Tinanong nyo ba, may sinabi ba si Sergeant Mayo kung saan nanggaling yung 990 plus kilos? Yun ang sunod-sunod dapat na ginagawa ng mga kone. Nag-iimbestiga. Yes, sir. Yes. But as Sergeant Mayo is already detained at Bikutan, and as part of our process on investigation, yung mga accuser na detained, ay normally we don't although we want to attempt to interrogate Mayo, but ang inaasahan natin, sir, sa isang accused who particularly who is already detained, ay wala tayong makukuhang sapat na impormasyon from a person who is detained and who is accused of a criminal offense. Thank you. May I ask Lieutenant Susongko, how many coordinative reports did you apply with PDEA? Maybe to Your Honor, I cannot. Anong date? When did you get married? Nakalimutan mo rin? In year 2020. Alam mo yung kung kailan ka kinasal, pero hindi mo alam yung dalawang report na ginawa mo. Kailan? You know, this is, I'm asking this question to test your credibility, Iho. Sir, sa dami ng nangyari, sir, ngayon, hindi ko pa ma-recall yung mga ibang mga... Ang dami na nga nangyari, magmula nung kinasal ka eh, pero alam mo pa rin eh. I cannot find any logic in your answer. Ilan? Talaga? At least two, Your Honor, maybe. Anong dates? The October 8, Your Honor. And then? And then, I think there was prior dun, sir. October 9, hindi prior. According to the records of PDEA. Correct, Director? And the period covered is, it is dated October 9. The period covered is from 0930 Hotel, October 9, 2022 to 0930 Hotel, October 10, 2022. And this was signed by Lieutenant Pinyon and Colonel Olonan. Tama po ba yun, Colonel Olonan? Yes, Your Honor. May I ask Lieutenant Police Captain Susongko, ano yung vehicles na nireport mo dun sa Kwan na dapat gamitin ninyo sa PDEA? Kasi kasama yun dun sa nire-report nyo sa PDEA eh. Yung coordination, Your Honor? Yes. Ano yung mga vehicles na nireport mo dun na gagamitin ninyo sa operations? Kasi kasama sa report yun eh, sa coordinative request mo dun sa PDEA eh. Yes, Your Honor. Yes. Ano yung mga sasakyan na nakuha mo? Isang sasakyan po and other motorcycle, Your Honor. Ano yung sasakyan? It's a gray MUX, Isuzu, Your Honor. Yes. Pero sinabi mo kanina, hindi yung sasakyan na nakaparada doon ng tanong ni Chairman. Hindi po yun yung sasakyan na gamit ng Your Honor. It's also gray, Your Honor, but then... Yeah. Wala naman akong sinasabi. Basta't yun lang ang tanong ko, Iho. Para hindi ka magsabi na mag-incriminate sa kwan mo. Doon sa prior coordination nyo, October 8, sino yung target?
Mario, Your Honor. Alias Mario, Your Honor. Mario, ang target ninyo? Yes, Your Honor. Nakuha ninyo? Nahuli nyo? Yes, Your Honor. Yes, and what was the real name of your target then? Ni Atadero, Your Honor. Atadero. At yung nine ninyo, ang coordination ninyo, signed by Colonel Ulonan, was hot pursuit operation. Saan nang galing yung hot pursuit operation na yun? Saan nagsimula? Yung hot pursuit, Your Honor, may itong lugar, Captain Pinion will... Let me remind you, recorded yung statement mo kanina. Kanina, nagkaroon kayo ng bypass. That was October 8. At sinundan ninyo at nasundan ninyo si Sergeant Mayo. Yun ang report ng team leader mo sa iyo. Your Honor, yung hot pursuit... Hindi, totoo ba yun? Yes or no? Please repeat the... Ang sagot mo kanina kay Chair doon sa kanyang katanungan, based on the report of Lieutenant Susongko, nagkuhan sa iyo ng magbabaybas operation yung mga tao mo, di ba? So, nasunod yung bypass operation. Hindi pala si Sergeant Mayo, si Atadero. Tama? Yes or no? That was the statement. Yes or no? Lieutenant Susongko, Your Honor. Yes or no lang. Yun ang report. Sabi ko, yun ang report ng team leader po. Yes or no? Yes. Yun ang sagot mo kanina eh. Bumabalik talaga kagad. Ang aga-aga po eh. Yun nga. Di ba? So, nung in-report na yun, ang sumunod na report niya, based on what I heard in your answer to the query of the chairman, eh sabi mo, nakita na lang niya si Mayo. Tama? Tama, on the same day. Or are you retracting your statement? No, Your Honor. Based on the report of Lieutenant Susongko, nahuli nila si Mayo sa bangbang, Your Honor. And then, request clear. It is very important sa isang investigation. Yes, Your Honor. Huwag mo akong turunan sa investigation, iho. Kasi ako naging head ng Inspector General at saka CIDG. Trabaho ko talaga yan. So, alin ang totoo? October 8, nahuli si Mayo? That was the report of my team leader, Your Honor. Do you agree with that, Lieutenant Susongko? Yes or no? No, Your Honor. No. Oh. Either of the two of you are lying. Exactly what I was saying. Yes. Kasi doon sa inyong, sa coordination na ginawa mo, Colonel Ulonan, on October 9, may bus operation yung coordination mo sa PDEA. Tama? No, Your Honor. Hot pursuit operation. Your hot pursuit operation. Yes, Your Honor. Saan nagsimula yung hot pursuit? Kasi bago ka mag-hot pursuit, merong initial na pangyayari. Yes, Your Honor. Can I... Ano yung unang nangyari? Nagkaroon po kasi, Your Honor, ng follow-up operation sa Pasig, Your Honor. And then... Sa Pasig? Yes, Your Honor. Sa Pasig. So, or... Anong operation dun sa Pasig? Kasi interesado ko rin ako dun. Dahil yun yung, according to my bubuwit, yun ang precursor ng pag-iinggitan ninyo sa loob ng PDEG. Anong nangyari sa Pasig? Because of the... Anong nangyari sa Pasig? Anong because? Nagkaroon po ng follow-up, supposed follow-up operation. Anong, Your Honor? Yung initial ang tinatanong ko eh. Sabi mo, yung hot pursuit operation na kinoordinate nyo sa PDEA on October 9, ang incident na ang first incident noon which caused the hot pursuit ay nangyari sa Pasig. Tama? Yung sa Pasig, Your Honor, is follow-up operation. That was approved by the senior officers of the PNP, kaya po pumunta yung team ni Colonel Ibanez sa Pasig, Your Honor. Siya ang nag-raid doon. Yes, Your Honor. Na ikinagalit ni Colonel Gonzales. Kaya nagkaroon tuloy ng
samaan kayo ng loob dyan sa loob, yun naman ang katotohanan eh. Wala lang akong ebidensya na concrete evidence. Pero according to my bubuwit, yun ang nangyari. Pero yung October 9 na operation ninyo, hindi pala kay Mayo. Tama? Follow-up operation, Your Honor, sa Pasig. Using Mayo as informant, Your Honor. Hindi. Yan na yung in-report nyo kay former Chief PNP na gagamitin nyo pa si Mayo para makahuli pa ng mas malaking isda. Tama? Yes, Your Honor. That was approved by my director. Yeah, I know. Approved. TPNP is approved. Yes, I know. But it was stopped by the former TPNP. Kasi, kaya hinahanap ko si former director ng PDEA, si Wilkins Villanueva. Kasi according to report, he was the one who called back the TPNP, former TPNP. Tama rin. I think you know that. Yes, Your Honor. We are interested for the follow-up operation, Your Honor. Yes. So, anong nahuli doon? A certain Judin Francisco has... Ano nga ang effectos na nahuli doon? Drugs ba o firearms? Only firearm, Your Honor. Sabi ko na nga ba eh. Kasi at the back of my head, parang nagko-cover up na kayo eh. Eh, siguro tama yung sinabi ni Secretary Abalos. Ngayon ko noon, napakinggan ko yung sinasabi niya, ano kayang ebidensya meron?